Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang topic natin ay yung mga dapat malaman mo bago ka bumili ng aircon. Para to dun sa mga walang idea kung paano pumili ng tamang aircon para sa room nila or kung saan nila gagamitin ng aircon. Yan. Kung wala kang idea kung paano pumili ng aircon, para sa'yo itong video na to. Okay? Tuturuan kita kung paano pumili ng tamang aircon o kung ano yung mga dapat mong malaman, dapat mong i-consider. Okay? Kasi hindi naman lahat marunong sa mga ganito. Okay, ngayon, tuturuan kita kung paano pumili. So, disclaimer lang ha, hindi ako expert. Okay? Based lang to dun sa mga na-experience ko. Tapos, nag-search din ako, syempre, para tama at legit yung mga information na sasabihin ko sa inyo. Kung meron mo na akong masabi dito na mali, paki-correct na lang ako sa comment section. Okay? Sa mga bago lang, kung hindi ka pa nakasubscribe, sana paki-subscribe para makatulong naman sa akin yan. Tapos, paki-like mo na rin itong video at i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Okay, maraming salamat. Okay, start na tayo. Number one, yan. Size ng room at kung ilang horsepower ang ng aircon. Okay? Importante ito. Lalo na pag bibili ka ng aircon, ito yung pinaka-importante. Kasi malamang pag bibili ka ng aircon, tatanong sa'yo ng seller kung ano yung size ng room mo. Or minsan, yung iba, tatanong na lang kung ilang horsepower yung kailangan mo. Kasi nag-assume sila na alam mo na kung ilang horsepower ng aircon yung kailangan mo. Okay? Based sa room mo. Sa sukat na room mo, ha? Okay? Every brand merong mga chart yan. Kaya dapat mag-base ka lang dun sa chart nung brand na gusto mo. Okay? Kaya kung mapapansin mo, tignan mo to. Yung Carrier, ito yung chart niya. Tignan mo yung 1.5 niya. Yung nire-recommend nila na sukat ng room dun sa 1.5 horsepower ay 18 to 23 square meter. Pero dito, tignan mo, yung 1.5 nila, 18 to 20 square meter lang. Okay? Dun sa window type pa, iba pa yan sa window type tsaka split type, iba pa yung chart nila. So, kaya dapat malaman mo to. Okay? Tignan mo yung nirecommend nila, 16 to 20 square meter lang sa 1.5, dito 18 to 23 square meter. Tapos sa split type, tingnan mo yung split type, 1.5, 11 to 15 square meter. O iba na naman, di ba? Kaya dapat mag-base ka lang dun sa chart na brand na pipiliin mo ng aircon. Okay, klaro tayo dyan ha, para hindi masayang yung pagbili mo ng aircon. Kasi kapag nagkamali ka dito, halimbawa yung room mo sobrang laki tapos mababa yung mabili mo na horsepower, ganun din hindi ka rin makakatipid, parang hindi ka rin bumili ng inverter aircon kung inverter man yung bibilihin mo. Okay? Kaya dapat tamang tama lang yung horsepower dun sa sukat ng aircon ng room mo. Okay? Para tayo dun ha. Pag pupunta ka na, halimbawa, pupunta ka na dun sa dun sa seller ng aircon, sukatin mo na yung room mo. Sukatin mo na yung haba ng room mo, tsaka yung lapad. Tapos kapag mataas yung ceiling, sukatin mo na rin. Pero meron ka pa rin dapat i-consider. Yung tinatawag nilang heat load. Yun yung mga appliances sa room mo. Okay? Tapos, kung ilang kayong matutulog dun sa room. Okay? Bigay mo din yun para tamang-tama yung makuha mo na horsepower. Okay? Number 2. Anong type ng aircon ang gusto mo? Ano bang type ng aircon na gusto mo? Kung window type ba? Split type? O portable aircon? Okay? Pero ang mga yan, may advantage saka disadvantage. Panoorin mo yung isang video ko dyan. Tignan mo na lang. Yung advantage tsaka cons and pros and cons, gumawa ko ng split type tsaka window type. Panoorin mo na lang dyan. Okay? May mga advantage yan tsaka disadvantage. Okay?
Halimbawa, itong split type, tahimik siya. Okay? Compared dun sa dalawa. Okay? Yan. Pero ito naman window type, mas advantage dun sa maintenance. Okay? Yan. Basta, panoorin mo na lang dun yung video ko dyan. Okay? Number 3, higher energy efficiency rating or AER. Yan. Itong mga to, alam ko, na-required ng government to. Ng DOE, yan nakalagay sa baba. DOE. Okay? Guide to para dun sa mga consumer na gustong bumili ng aircon. Yan, kasi yung mga consumer minsan walang idea kung maganda ba yung aircon. Diba? O matipid ba sa kuryente. Yan na required yan ng government. Dito ka titingin dyan. Yan, ito. Yung number. 12.9 yung EER niya. Ito yung, sabi nila, ito daw yung luma. Yan. Ito yung tag na luma. Tapos ngayon, ganito na daw. Stars na yung tinitignan dito. Ito yung stars niya, yung rating niya. 4.34. Okay? Pero kung ganito yung makita mo, dito ka tumingin. Okay? Mas mataas, mas maganda. Okay? Mas matipid daw yun pag ganun. Okay? Number 4, yung sounds ng aircon. Kung gusto mo ba tahimik, pero mas mahal, o maingay, pero mas mura. Okay? At mo rin consider yan. Kung halimbawa gusto mo tahimik, pero may budget ka, mag-split type ka. Yung split type kasi, yung compressor niya ay nasa labas. Okay? Mas tahimik compared sa window type o portable. Okay? Consider mo yan. Okay? Number 5, installation. Yan, yung pag-install ng aircon. Yung split type, kailangan mo ng professional na mag-install yan. Dapat marunong yung mag-install yan kasi kapag hindi marunong mag-install yan, may possible na tumulo yung indoor tapos magloko, nadulay yung magbabarado. Yan. Okay? Kailangan marunong yung mag-install. Okay? Yun naman window type, basta may butas ka, sasalpak mo na lang yan. Okay? Kunin mo lang dapat yung sukat. Okay? Parang sakto-sakto yung bibilhin mo na aircon. Okay? Yan. May mga advantage yan, tulad na sabi ko kanina, tsaka disadvantage. Okay, kailangan mo i-consider yun. Okay? Yung pang-anim, yung maintenance. Lahat ng aircon, kailangan ng maintenance. Or pagpapaklining, dapat regular yan. Pero yung maintenance ng iba't ibang type ng aircon, ay iba't ibang price. Merong mahal na maintenance, tapos may mura. Yung kasing split type, yung pagpapaklining, ang alam ko, 1.5 yung cleaning niyan. Pero yung window type, 500 lang. Okay? Dapat nyo rin i-consider yan. Kailangan, malinis lagi yung aircon natin. Yung recommended nila na pagpapalinis ng aircon, ng mismong unit, sabi every 6 months. Tapos yung filter, dapat every week. Okay? Madali lang naman yung paglinis ng filter. Okay? Number 7, yung warranty ng aircon. Tanong yung warranty. Usually, yung mga warranty ng mga aircon ay ganito. 1-year parts, tsaka in services. 1-year yung warranty. Tapos, yung compressor nila, merong 5 years warranty or more. Yung compressor lang, ha? Okay, depende sa brand yan. Okay? Meron ako nakikita ng 10 years warranty yung compressor. Okay? Pero, siyempre, makibalita kayo sa mga kakilala nyo o meron nang naka-experience yung kung paano sila mag-handle ng warranty. Kasi yung iba matagal bago ma-process yung warranty. So, maganda magtanong-tanong kayo sa mga kakilala nyo kung meron na silang experience, kung maganda ba yung ganitong service ng ganitong brand. Sa magtanong kayo, okay? Yan. Tapos yung last, of course, yung budget. Kung pasok ba sa budget mo yung aircon na gusto mo. Of course, kung mag-inverter ka,
Tapos split type pa, mas mahal of course. Kasi may advantage. Okay? Pero meron din disadvantage. Mas mahal yung cleaning. Ganun. Okay? Kung kaya ba ng budget mo yung unit. Okay? Kung kaya na ba ng budget mo na i-maintain yung aircon na yan. Okay? Kailangan mo rin i-consider yun, yung budget mo. Okay? Yan. Kung meron pa kayong madagdag dito, mag-comment na lang kayo sa baba. Okay? Kung meron man ako nasabi dito na mali, paki-correct na lang ako sa comment section. Okay? Kung meron kayong mga questions, magtanong kayo sa baba. Masubuhan ko sagutin yan. Okay? Kung nagustuhan itong video na ito, paki-like na lang. Okay? Tulad sabi ko kanina, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka. At i-click na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pang mga video. Okay guys? Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa susunod na video. Bye!